Hello, kamusta po kayo mga boss? Ako nga pala si Alex ng Pops Luis Motor. Magbibigay lang po ako ng information sa inyo regarding po sa pag-convert ng mga flarings. So yung buong iba po kasi gusto nila mag-convert. So ito po yung example ng Lucy Wave 100 plus ito naman po ay Honda Wave 100. So ito na lang din po yung mga sasample ko mga bossing. Ito lang po kasi kulang lang po siya ng mga parang pa-triangle dito pero hindi naman po yan ang topic natin. Ito naman po ay kulang din sa part na to. Dahil hindi naman po yan ang topic natin. Baliwalayin na lang po muna natin yung portion na rin. Ang topic po natin ay doon sa conversion. So paano po minu-convert yung Honda Wave 100 sa Rossi Wave. Okay? So akala po ng iba parehas sa parehas. Kasi yung design po niya, pagka makamukha kahit naman po ako sa unang tingin, hindi ko po basta mararamang po alin dito ang Honda Wave 100 tsaka yung Rossi 100. Makalaman ko lang po sa mga code niya tapos makikita ko po dito. Ayan. Diba? Meron po lagayan dito eh. Ayan o, nilagayan po ng tornilyuhan. Ito po yung sa mga Rossi. Ayan, Rossi o Rakal tsaka sa Lucky Stop tsaka doon pa sa iba. Ito po sa Wave 100, kung mapapasin ninyo, wala po ito. Wala pong lagay ng mga tornilyo sa mga part na to. Ayan. Tapos, ito pa po ang pinagkari ba? Kapag pinili po niyo yung Wave 100 sa Rossi, ito po yung mangyayari. Hindi po sila mag-fit. Magkamukha po kasi, pero hindi po sila mag-fit. Pagdating po dito sa mga lagay ng tornilyuhan, ako po napapansin niyo sa camera, hindi po sila tapat. Tapat ko na po dito ha, pantay na po yan ha. Pantay na po sa ibabaw. Hindi po sila tapat. Pagmasan niyo po mabuti. Mataas yung part ng Rossi, ay Honda Wave. So yung Rossi mababa. Plus, dito naman po, mas matangkad po yung lagay ng tornilyuhan ng Honda Wave compare dito sa Rossi Wave. Okay po. So, yun po yung mga difference niya. Tapos, ano po ba? Yun. Tapos pagdating po dito, sa part na to, dito po madalas sana eh. Marahil yung iba, kaya maiko-convert na nila to. Yung lagay ng tornilyuhan. Pero pagdating po dito, sa portion po na to, magkaiba po yung fit niya. Ayan, dito. Pagmasdan nyo pong mabuti. Ayan. Boss. Ito pong Honda Wave, medyo natatawag dito. Medyo parang flat ng konti yung fit niya. Kumpara dito sa Rossi, na medyo malapad. Or pa masyado siyang pabilog ng konti. Pabilog pa tawag dun. Medyo pa ganyan pa siya. Kumpara dito sa Honda 100. Yan po yung difference. Kaya po yung mga gusto po mag-convert ng Honda Wave 100 sa Rossi, minsan nagagastos sa tapos nila dahil lang doon. Ang masasuggest ko lang po sa inyo, kung gusto po talaga nyo mag-convert, kailangan po pares-pares. Magkakapares po yung conversion. Kung gusto nyo po na gawing Honda Wave 100, make sure lang po na lahat po ng part ng ikakapit ninyo yung Honda Wave 100. Kailangan po match siya ng tawag dito. Ito. Ayan. Kailangan po mag-match dito sa leg shield yung Honda Wave. Okay. So, kukuha po ako ng Honda Wave 100 na leg shield. Pakita ko po sa inyo dito sa Rossi. Ako na lang rin para mas makakadali makita. So, ganun. Mababa ko lang ito muna. So, ito na lang yung gagamitin natin. Ito po yung Honda Wave 100.
na legit. So, kakabit ko na ako dito sa on the way na engine cover. Masabi dito sa rami. Okay. So, ayan. Tapos, kita naman po siguro sa camera na fit po ang ibig sabihin ng on the way 100 sa on the way 100. Dito po sa mga lagay ng tornillo, kita naman po dito. Ayan, kita naman po dyan. Tapos, fit po dito. Ayan, sa bandang dulo. Ayan, kita naman po siguro. Sana kita. Sana kita. Ayan, dito. Fit po dito. Ayan, dito po magkakakala yan kadalasan. Ayan. Tapos, kala nga. Relax mga boss. Yun. Ito ba? Kasi hindi na ito really. Kaya nga, medyo. Ayan. Kala. Yun. Dito po sa pagdating dito sa loob, pit po yung ano, on the way 100. Ewan ko kung kita sa camera, pit po yung dito, pag nandulog. Ayan. Ngayon, pakikita ko na po sa inyo yung Rosy Wave. Difference po ng mga nagko-convert po ng Rosy Wave sa Wave na pyesa. Ito. Pipilitin kong magkasya. Okay. Ayun. Okay, hanggang dito na lang po yung pwede natin ilagay. So, dito po sa lagayan po ng tornilyuhan, kung napapansin nyo po, malayo na po kagad siya. Ito po, itong kulay white po na ito ay Rosy Wave. Ito naman pong blue ay Honda Wave. So, kung mapapansin ninyo, malayo po siya. Ayan o. Kita sa camera. Ito, malayo po siya. Malayo po. Hindi po mag-fit yung lagay ng tornilyuhan. At unless ko convert ko po ng pilit, pati yung lagay ng tornilyuhan, matrabaho na po yun. Okay. So, basag kasi ito eh. Basag ito. Kung hindi lang ito basag, itong part na to, hindi rin po siya fit. Tapos, pagdating naman po dito, na lang. Ito. Ito. Pagdating po dito, ayan, ewan ko, nakikita sa camera. Ayan, hindi po siya fit. Medyo para po kasi itong parang pabilog ng konti itong Rosy Wave. Compare naman dun sa Honda Wave talaga. Ayan, medyo pa ko. Ayan. So, yun po yung difference. Kung pipilitin niyo po ito, ilagay dito sa Honda Wave, ayan, yun po yung mangyayari. So, kung babalik ka rin naman po natin, on the way po itong engine cover, tapos kung ito naman po ay Rosy, so ganun din po, hindi rin po mag-fit. At unless talaga po kaya niyo po pilitin i-convert ito, hindi po mag-lumats. At po kasi ako, nahihirapan din po i-convert ito mga ito. Okay, ganda nangyayari po dito sa portion na ito. Maaari kaya ko po dito sa mga lagay ng tornilyuhan, pero pagdating po dito, mahirap na. Marami po akong gagawin para lang mag-fit ito. Okay, so yun na lamang po ang masishare ko sa inyo para sa araw na ito. Yung sabihin na information, tips para sa mga nagko-convert na Rosy Wave sa Honda Wave 100. Okay, so mga boss, salamat.